Good morning. So ito ngayon, ang project natin ay upgrade from the stock pickup to Wilkinson M series. So tingnan natin kung anong pagbabago na magaganap. By the way, itong gitarang to is SX VTG series. Yeah, good guitar. Magandang build, magandang timbang ng kahoy, walang neck dive. Okay na siya actually nung una pa lang. As in, vintage talaga yung tunog niya. So, si client nag-decide na magkaroon siya ng medyo warm na tunog bukod doon sa original strat tone na medyo moderate o medyo medyo bright, something ganon. So try natin to, gagamitan natin siya ng push pull somewhere here, isa para magamit natin yung series parallel niya. So try natin. Magandang gitara ito, kasi yung gitara na pag binili mo, isa-setup mo na lang, wala ka nang i-re-repair. Open natin yung cavity, silipin natin. Not bad, okay. So, ceramic ang ginamit niya. Yeah, regular pots. Okay din. Pero para sa akin, sana may shielding. Kasi mukhang kakailanganin talaga ng shielding nito. So far, okay din naman eh. May pagkatahimik din naman yung tatlong to. Bago kasi to, nung dinala sa akin. So, nung time na yon, setup lang talaga kailangan. So, siguro, pag tagal-tagal, yes, mag-shielding na tayo. Isolate muna natin yung pickguard assembly sa body. Dito tayo magpo-focus. So, papalitan kasi natin siya. Papalit tayo ng volume control, tsaka isang tone control na may push-pull. Tingnan natin ang build ni Wilkinson. Okay naman, decent. Maganda yung maganda rin yung pagkakagawa niya. Then what? Eto. Yeah, decent din. Yan, meron siyang copper tape. Copper shielding. Tama din to. So, para ma-avoid natin yung buzz. Sa labas. Okay din. So, tingnan natin to. Ang sabi sa website, nagre-read daw to ng like mga 16K DCR yon. Meaning, hot siya. Hindi pala siya warm. Hot na siya. Ang kagandahan nun, pagka nag-coil top ka o kaya nag-coil split ka, legit na output siya ng isang warm sounding na single coil talaga. Kasi 8K yan lalabas. So kung 16 to, 8K. So puprove natin kung totoo nga yun. Pag nag-series ay 16K. Basahan natin kung totoo yung DCR niya. Set natin sa ohms. Anything around 8K DCR, pwede na i-consider na warm yun. Yung mga 6 pababa, may pagka-bright na tunog nun. So yan. Yellow yung hot. Okay, nakaling siya. O, so tama naman. So, mag-check tayo sa black at yellow. So, plus yung resistance ng katawan ko. Ano nabasa natin? 15.83. Alright. Kung wala akong resistance, ano siya? Ayun, 16.63. Alright. So, confirm na to. Tingnan natin kung pwede siyang i-compare sa mga leading brands tulad. Ito pa yung mga ikakabit natin. Isisain natin kung anong nasa loob niyan. Magpapalit ng pots. Magpapalit ng tone capacitor. So, let us see. Anong nandito. So, ito yon yung push-pull natin. Okay. So, naka 500K. Hindi tayo magsisisi pagka itong ginamit natin.
Okay, so ang sabi dito ay A500K. Okay lang, A500K. So ayun, tingnan natin, simulan na natin magkalikot. Ayun, kakabit natin. Ito, ito, tsaka dito. Dito natin ipupwesto yung push-pull. Alright, tanggalin na natin siya. So ito, maliit, maliit yung butas niya. Lalakihan natin siya na konti. I love this one. Step drill. Pasya na ba siya? So, isang step pa. Okay na ba siya? Yes! So, okay na siya. Dito natin ilalagay. Alright? Kailangan natin spacer up to here only. Since mahaba ang shaft nito, so, kailangan natin spacer. Ang supplied sa kanila, tig-isa lang, tig-isang pares. So, hihiramin muna natin tong isa. Kokorek natin yung height para pantay dito. Washer, yes, necessary. Yung isa. So, yeah, this is not bad. Gawin natin. Enough na kumapit siya. Yes, so kumapit siya. Tingin ko tama naman. Sukat ko muna sa plate. O hindi sasabit. Okay naman siya. So, pa pwede itas pa ng konti. Or, okay lang. Sakto na siya dyan. Nice, nice, nice. Okay, bali na tighten up na natin. Nailagay na natin yung mga knobs niya. Okay naman ang lapat. Sabi lang. Wala sabit. Yung alignment. Yes. Iko-consider natin yung shape din ng ano. Shape din ng cavity. Nakaganon din siya. Alright, so wiring na natin siya. Tanggalin natin tong bridge pickup. Wilkins kasi ang pangalan ng may-ari nito. So, match na match yung Wilkinson na pickup. Joke lang. kabit na natin ang poging-poging Wilkinson. Maliit na Wilkins, kaya naging Wilkinson. Alright, sakto ba? Medyo magti-trim ng konti. Pala. Dahil sikip. Yun lang. Wait, magti-trim lang ako saglit. Okay, so na-trim na natin siya ng konti. Dito lang sa part na to. Kasi doon lang naman sumasabit. So ito, hindi siya apektado. Tsaka hindi apektado yun. Iniisip ko kasi na dalawa option eh. Pwedeng ito ang i-trim. Oh, ito. So, mas pinili ko na ito na lang yung i-trim, which is hindi ko ina-expect na magkakaroon pala ng trimming. Alright. So, free na yun. Alam mo naman tayo, mga considerations.
Okay, ang reason kung bakit hindi ko ito tinrim, una, papalit ang korte. Magko-korting McDo, you know that. O kaya korting Kimpi, if you know what I mean, di ba? So, mukhang fun yun. Pagka nilagay natin dito, at least ito, ang kagandahan naman na medyo mabilog pa rin to, magko-compensate naman siya doon sa pinaka sukat, pinaka shape naman ito. Imagine, oh see, so yun siya, not bad, so buhay pa rin siya. Kung ito kasi, pag dito kasi ako nag-trim, paglabas dito, wala na, laki na nung ano, iba shape niya, mukhang ano, mukhang kimping ano ba. So okay na to, okay na to. Katika konti lang naman na trim natin para lumusot siya. Alright, yeah. Okay, so kakabit na natin. Ito yung supplied na spring. Ito. So lagay natin siya. Si Poging Wilkins. Yes. At Poging Tricycle Driver din. Tsaka tilaok ng manok na pinakamagandang background sa nagva-vlog. Tsaka yung nagpupukpok dun sa kapit ba? background ko dito eh. Pero hopefully, malinaw pa rin naman ang dating sa inyo. Ang ginagawa nun, linggo-linggo. Bagay ako din, anong ginagawa ko, linggo-linggo. Alright. Kumit natin. Yes. So, pagka mag ito pala ikakabit nyo, pupwede na medyo magtitrim ng konti. Bakit? Bakit kaya ganun na nangyari? Tingnan natin. Ha? Meron kasi na ganito, na mas malapad ng konti dito sa bridge part. Ito. Okay? So, nagkataon na pare-parehas siya. So, maliit yun dito. Meron naman, na ito, malapad din ng konti. Mas mahaba din ng konti. So, yun yung naging reason. Well, anyways, tapos na rin naman ang issue natin. Ito na si Pickup. Ito na si Wilkinson. So, yeah, decent. Alright, so, iwa-wiring na natin siya. Bali, sum up. Ito ang naging upgrade niya. Pickup. CTS na volume control. Push pull tone. Alright. Now wiring. Ito gagamitin natin para sa series parallel. Dito. Yan, i-combine natin siya, series parallel. Okay? Unahin natin si series parallel. So medyo may kahaba ng wires niya compared, medyo mas mahaba ang wire nito compared dito. So, para sa akin, kung nagdi-DIY kayo, ini-advise ko na kung ano yung pinaka mahaba dito, kailangan lahat sila. Okay? Wala lang, pwede naman talagang medyo maikli lang talaga dito. Okay lang din yun. Pero para sa akin, para yung signal na lumalabas dito, pareho lang din ang travel. See? So, ito, ipapares natin doon sa neck wire. Kung gano'ng kahaba. Estimate natin siya. Let us assume na ito yung wire niya. So, mahaba dito ng konti. Mas madaling sabi, ito siya. Mas mahaba ng konti. So, more or less here. May natin somewhere later. Okay, solder na muna natin to. Kasi magiging hassle siya pagka nag-wire ako dito, tsaka ako padadaanin sa ilalim. Thank you.
So okay na si Tone. Koconnect lang natin to ang isa. Let me just switch this one. So, eto, pinag-split natin yung dalawa. Kasi nga, koconnect natin siya dito as series parallel. Etong hat nung una ay dito. So, since eto magkakabit, etong white ay ilalagay natin dito. Then, naka-jumper siya dito. Okay, so pumasok na siya doon. Pumasok na din yung isa. So, solder ko nga pala muna. Solder muna natin tong side na to. Ito, papunta sa selector. Parang bitin yata. Oh, ho, 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 ho. So, po pwede ko dito ilagay. Isa naman ang connection yun. Not bad. Okay, okay. Sa mga gantong maliliit na pins, medyo hindi dapat nakababad. Medyo may pagkasensitive din minsan yung switch niya. So pag sobrang nainitan, naglulus yung contact ng switch sa loob. Pag nag-melt bitaw, yun. So, yeah, not bad. I-trim na lang natin siya. Ang pinakamabisang pag-trim sa wire na maliliit ay ito. Air cutter na puro kalawang. Pwede natin siya trim. Yun. So, malinis na yung mga sobra-sobra niya. Very useful. Okay. So, ayan na. Nakakabit na siya doon. Nakakabit na siya doon. I-jumper natin si ito. And this one. Ito ay para doon as jumper sa dito, stas. I hope nakikita nyo dito. Okay. And then, ito ay doon sa center. Sa kabilang side. So, solder na natin siya. Ito, sa baba na to, ay ground. So, yung black naka-link sa ground. So, solder muna natin bago natin tapusin yung black. Okay. So, tama ba? Review natin. Kung yun naka-jumper doon, tapos ito nandito. Pag nakahila, nakikita nyo dyan. That means, pag nakahila siya ay naka-parallel. Pag naka-push ay yung normal na humbucker series. Wala siya talagang connection, itong isang to. So, ito, black dito. Sa ilalim. Doon. Yun si black. Tapos ito, ground din siya. Para hindi masyadong marami na solders, yung black na wire, ito, which is ground, i-dinirect ko na rin dito. So, isa-solder ko siya dito, tapos dito. Yun. So, yun, series parallel. Ito, ito, dito. Sasama ko na rin itong isa. Or, ito, pwedeng dito. Para hindi prone na makapag-short sa mga pins ng switch. Yes, ito ay ground connection dito naman. Right. Solder natin ibabaw ground.
So dyan pa lang, makikita na natin na hindi siya mahirap i-harness. Pag ginawa kasi ng tama na kagad sa una, so magbe-benefit tayo pagtagal-tagal. Alright, so yun, solder na siya. Everything's okay, so connected na lahat. Ito na lang pala. Tapos yung ground, yung mga ground nito, mga ground ng mga ng neck tsaka middle, dito na natin siya ilalagay. Almost done, almost done. Kikita na natin ang kinabukasan ito. So, pupwede ko siya dito padaanin or pupwede ko dito padaanin. I-solder muna natin tong bridge pickup si paring Wilkinson. Dito siya talaga. Kaya lang, since single contact naman to, dito ko na lang siya ilalagay. Shrink tube. As much as possible, dito ako sa mga edge, instead sa gitna, nagsasolder. Lignan natin siya dito. Okay na siya, so dito magiging layout niya. Kikable tie natin dito para malinis. So far so good. Kabit natin sa body. Okay, so ikakabit na natin to. Ito yung ground, ito yung hot output. Yung output, ito. So yan, yung ground ng jack, tsaka yung ground dito, pinagsama ko na doon. Tapos, iko-contact natin through soldering yung lug na yon dito sa body. Okay. Tapos yun na lang sa eto, which is po pwede ko dito ilagay. So I think nag-contact na naman siya. I think we're good. So, hindi po doon natatapos yan kasi po pwedeng hindi pareho ng facing itong dalawa. So, hindi muna pala natin ipa-final ang harnessing. Testing muna natin kung nagpe-face. Mamaya na natin siya i-harness pala. Mag-testing muna tayo. So far, flawless naman. Maganda lapat. Try natin ilagay isang string na. Malalaman natin dito kung may out of place. Tapos kung pwede na natin siya isarado. May nagbablog na tuta dun sa kapitbahay. Yes. Gumagana yung facing natin. Ah, yung series parallel. Oh. Nasa face siya. Okay. Nice. Take one. So, yun. Babalik na. I-harness na natin siya. Tapos, balik na sa dati. Gumagana din ang tone control natin.
Thanks God. Sarado na natin. Very nice. Bale, ito na siya ngayon. Ito yung mga pinagpalitan. Medyo luma na yung strings niya. Pero okay din pag napalitan na. So, sa-setup na natin. No. Hindi pala yung sa-setup to. So, yun lang trabaho natin. Tutune pala natin. Tapos, konting sa sample. Ngayon, test natin ang tone niya. Ito lang tetest natin kasi ito lang naman ang inayos natin. Ano? Hindi naman talaga siya full review nung guitar. So, tingnan natin kung gumagana yung ginawa natin. By the way, kung may natutunan kayo dito sa upload natin na to, so, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe yung page natin sa Facebook, is Customs PH. So, paki-follow kung okay lang sa inyo. So, ito na siya. Nakakabit na siya. So, dito ang control natin. Pag nakahila tayo, so, ibig sabihin, naka-series, naka-parallel tayo. Pag naka-down tayo sa yung normal na humbucker, which is yun yung series. Okay? So, dito tayo magpo-focus sa bridge. Alright? Konting sample lang to. Hindi ako magaling sa gitara. Maraming magagaling. Alam ko lang umayos ng gitara. Alright? Okay, testing. So, normal. Normal tayo. So, yun yun. Naka-ano tayo? Naka-series. Ngayon, i-gawin natin ang parallel. Hila. So, pwede natin masabi na successful ang operation natin. Pwede ka rin masabi na maganda rin tong Wilkinson, ano ba to? Wilkinson M-Series. So, okay. Okay din siya. Swabe. Nai-imagine ko pagka may drive ko. May konting hila. Boss GT10 Guitar Effects. So, yun. So, yun ang i-expect nyo dito sa Wilkinson. Alright. Thank you.
Ethics Customs.